Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. Okay, yan. So bali continuation pa rin ito nung nakaraang vlog natin patungkol sa stator at saka sa may battery drive na electrical system. Ano? At nag-upload niya pala tayo ng tutorial patungkol dun sa ating stator, which is sa yung pinaka generator ng ating motor. Bali, ngayong araw, kung nakikita nyo or kung napapansin nyo, katulad pa rin ito ng vlog natin na battery operated. Pero, yung nasa diagram natin is stator drive. So, bali, tuturo ko sa inyo kung paano mag-function yung stator drive naman. O yun, so, makikita nyo guys, kung mapapansin nyo, kompleto na yan. Meron na mga color coding yan, may mga components na yan. Stator, flywheel, pulser, or yung trigger, CDI, regulator, rectifier, battery, ignition coil, at ignition switch. Siyempre, nandiyan yung ating spark plug, yung high tension wire, spark plug cup, at yung piston na may connecting rod. So, bago yun, lagyan muna natin ng mga pangalan. So, dito, unahin natin lagi sa stator. Kasi yung stator, tulad nga nung naituro ko sa nakaraang vlog natin, yan yung ating generator. And dito naman is regulator. So may regulator tayo. Siyempre may 12 volts battery tayo dito. Battery. Okay. Ignition switch. Ignition coil. CDI. So, dito na lang yung CDI. CDI. Pulser natin. Ayan. Ayan. So, tapos na guys. Ano? Bali kung mapapansin nyo, nilagyan ko na ng color coding. And yung ginamit natin color coding, ito nga pala yung common or yung madalas na gamit sa halos karamihan ng brand ng motor, like Honda, China brands, at iba pa. And doon nga pala sa mga nakapanood ng vlog natin patungkol sa battery operated guys, ano, karoon na kayo ng idea doon kung paano mag function yung battery operated. So napakadali na lang naman ito kasi nga nadagdagan lang ng wiring. So from 4 wires naging 5 wires lang. And doon nga sa battery operated, like from the word itself, battery. So kumukuha siya ng source sa battery. And unlike dito sa ating stator na yung mismong stator siya yung nagpo-produce ng sarili niyang kuryente para mapa-under yung motor. Kaya kung mapapansin nyo sa idling or sa minor pa lang ng motor, mapapansin nyo na agad na sumusunod yung headlight ng motor natin kapag ka naka-under or naka-minor. And nakadepende ito sa lakas ng revolution mo, no, or sa piga ng iyong throttle. Unlike sa battery operated na yung source niya is yun nga, galing mismo sa battery. Okay, so umpisa na natin. So dito sa may stator natin guys, meron pa rin 5 wires dyan. So kung mapapansin nyo, 6 wires yan. Bali, pinaghiwalay ko lang yung ground ng ating pulser kasi nga meron ding ground dyan. So, sa actual, mapapansin nyo sa crankcase natin sa labas, 5 wires lang yan. Meron yung white, yellow, green, black na may red, at blue na may white. So, yun lang yung makikita nyo sa labas. Kasi nga, iniwalay ko lang yung green, ginawa ko lang dalawa para mas lalo nating maintindihan. So, unahin natin yung ating stator. Sa stator natin, meron tayong white wire, which is siya yung ating charging wire or charging coil. Galing yan sa charging coil, ano? Yung kung mapapansin nyo, may mga coils dyan, mga windings, rolyo ng wire. So, yung white wire na yan, galing yan sa charging coil. Yan, isa sa mga wire, sa mga coil na yan, sa mga windings na yan. So, yung white wire na yun, kung hahanapin mo yun sa mga components like CDI, regulator, rectifier, ignition coil, ignition switch, makikita mo yung kakulay nyan dito sa may regulator natin. So, pagdikit na natin agad yan. So, dun mo mapapansin yung kakulay niyan.
actual installation to guys, ano, para if ever man mag-install kayo or gayahin nyo to, tapos walang ka-wiring-wiring yung motor nyo, napakalaking tulong nitong tutorial na to. Like sa mga beginner, yan. So na ipag-connect na natin yung white wire or yung charging wire na ating stator papuntang regulator. So kapag naglabas na ng kuryente yan, pupunta sa regulator. Yung regulator, i-manage niya yung kuryente ngayon. Then next naman is yung yellow, which is yung light coil or yung light wire natin. So isa dyan sa mga coil na yan, sa mga windings na yan, galing dyan yung yellow wire, or dyan lumalabas yung yellow wire, which is yung light. So i-connect na rin natin yan dito sa may regulator natin. Yan, pagkoconnect lang natin yung guys. Yan. Kapag ka nalaman mo yung principle nito or yung wiring system nito, napakadali na lang lahat sa inyo guys. Kasi itong tinuturo natin is, ito yung pinaka main principle ng isang wiring connection system ng isang motor. Okay, so connected na yung white wire natin at yellow. Next naman is, ang mapapansin nyo, napakaraming green. Yung green natin is, siya yung ground natin. So pagsama-samahin na natin lahat, ano, para isahan na lang. So magsimula sa green ng CDI or yung ground ng CDI, yung ground ng ating stator. Siyempre pagkukonek-konek na natin yan, yung ground ng ating pulser, yun yung ground nga ng CDI. Pagsasama-samahin na natin, pagkukonek-konek na natin yan. At yung ground ng ating regulator rectifier, pagkukonek-konek na natin yan. Yung green ng battery natin, siyempre may ground pa rin yan. Sasama-samahin na natin yan. So, dito na lang siguro sa gitna. Okay. So, pagdating dito, kukonek din natin yung ground ng ating ignition switch. Pero takbo na natin doon. Yung ground ng ignition switch, yung ground ng battery, at i-connect natin yung ground ng ating regulator or rectifier. Yun. So, kung mapapansin nyo guys, pinagsama-sama na natin yung green ng stator or yung ground ng stator, ground ng pulser, ground ng CDI, ground ng ignition coil, ground ng battery. So, positive, negative. At yung ground ng ignition switch. So, iisa lang naman yung tatakbuhan nyo, no, which is dito sa may ating chassis. So, pwede yan dito sa ating chassis. Yan. Yan. So, ganun lang kasimple guys. Tapos na yung ground natin, oh, napag-connect-connect na natin lahat. Next naman is itong ating main coil or yung common wire or yung common supply ng ating stator. Dun sa battery operated, so from battery tumakbo sa ignition switch, from ignition switch tumawid sa accessory wire. Yung accessory wire ang magsusupply sa CDI. Ngayon, yung mismong stator ang magsusupply sa CDI. So, ganun yung stator drive natin, guys, ano. And, syempre, nandito na rin naman tayo pag-connectin na natin yan. Medyo lumayo yung ating, saan ba natin ito idadaan? Napakaraming wire dito, dito. So, napakaraming ang tatalunin. Yan. So, kung tatalon tayo dito ng tatlo, tapos tatalon sa kabila, medyo magulo tignan, siguro dito na lang natin idaan para hindi gaano makalat yung ating wiring. So itatawid natin yan dito guys. So tatawid natin yan sa ground, diniretso natin dun, diniretso natin dito. At itinawid natin dito sa may kabila. Ayan. So, ganun yung connection yan. Connection naman yan guys, ano. So, yung black na may red, pupunta yan sa black na may red ng CDI. From stator to CDI. So, next naman is yung ating pulser. Kung mapapansin nyo,
Yung pulser natin, may kakulay din yan na color coding dito sa may ating CDI. So, pagkoconnect na rin natin yan. So, pagkoconnect na rin natin dito yan para... Ayan. So, connected na yung ating pulser sa CDI. So, tapos na yung wiring ng ating stator. So, bali, next naman guys is sa CDI. Itong tatlong components nga pala na to guys, ano, para mapa-under natin yung motor sa mga stator drive is stator, CDI, at ignition coil. So, under na yung motor nun. Kahit na wala sa regulator, rectifier, wala sa battery at ignition switch, under yung motor. Basta mapag-connect-connect nyo itong tatlo na to. Next naman is sa CDI. Sa CDI, meron pa tayong dalawang available. Isang black na may yellow. Makikita naman natin yan sa may ignition coil. So, syempre, i-connect na rin natin yan dun. Yun, sa ignition coil. So, pagka tinawid mo ito doon, connect na natin yan. So, connected na yung black na may yellow sa ating ignition coil. So, meron pang isa isa sa ating CDI, which is itong ating pinaka kill switch or yung kill switch ng buong engine para mapatay yung ating source ng kuryente or para mapatay yung ating makina. So, makikita mo naman yung kakulay na yan dito sa may ignition switch. Kung mapapansin nyo, black na may white, black na may white. So, pagkoconnect na rin natin yan. Connect na yung dalawa na yan. Kukunik na natin yan dun. So, tapos na yung wiring ng ating stator. Tapos na rin yung wiring ng ating CDI. Tapos na rin yung ating wiring ng ignition coil. So, tapos na tayo dyan guys. Ano? Ngayon, lipat naman tayo sa regulator rectifier para magkaroon tayo ng ilaw kahit na wala tayong battery. Ano? Sa mga motor dyan na walang battery, mapapansin nyo may ilaw pa rin kayo. So, tapusin naman natin itong wiring nito. So, tulad yan sabi ko kanina, yung white, yung yellow wire, yan yung light coil natin. So, pagka nag-produce ng kuryente, pupunta yan sa regulator rectifier. Once na goods yung regulator rectifier nyo, magpo-produce yan ng kuryente, output dito sa red. So, yung red natin, ayan, kung makikita nyo, tatlo silang nandito. May red sa ignition switch, red sa battery, at red sa regulator rectifier. So, pag-connectin na natin agad yung red ng ignition switch sa positive terminal ng battery. Yan. Pero before yon, syempre, meron tayong fuse dyan. Fuse. Yan. So, tapos na yung connection ng ating battery, guys. Ano? Source ng battery, kung mapapansin nyo, merong matabang wire dito sa positive terminal ng battery at merong manipis na wire, which is yung may fuse. So, yung red wire na yun, tatakbo yun sa ignition switch. Yung red wire na yun, kapag inon mo yung ignition switch, lilipat lang siya dito ngayon sa accessory wire. Kung saan dyan na connected yung mga headlight, busina, flasher, starter, brake light, at iba pa. Ngayon, yung red wire natin, para magkaroon ng source yan, ng ilaw, kahit na walang battery. So, may connected na isang wire dyan, pupunta naman yan dito sa may regulator rectifier. Yun. So, ganun yung connection ng ating regulator rectifier, guys. Ano? So, pupwedeng dito, nandito yan malapit sa mismong susian, ano? Or pupwedeng nasa gitna yan ng harness. Basta ganun yung connection yan. So, tapos na yung ating wiring, guys. Ano? Ngayon, turo naman natin yung mismong system kung paano mag-function yung buong wiring. So, dito sa ating stator, dahil nga stator drive siya, and yung motor natin is self-propelled, basta pagkakinik mo, under na yan kahit naiwanan mo, no? Hindi ka lang lalakad kasi nga, hindi pa yung nakakambyo. Pero uma-under na yan, di ba guys? Basta goods yung supply ng carburetor or yung tono ng carburetor, under yan kahit naiwanan mo. Unlike sa bisikleta na hindi siya lalakad hanggat hindi mo pinipital. So, ganun kasi yung motor, self-propelled siya. Ngayon, kapag kakinik mo yung motor, syempre, iikot yung ating flywheel dyan, or yung magneto. Yung magneto na yan, may kunya dito yan. Yan, may kunya dito yan, sa labas. Tapos yung ating stator, stationary to guys, ano, hindi umiikot yung stator. Yung magneto yung umiikot. Yung flywheel yung umiikot natin. Yung stator kasi,
Nakafix yan sa may crankcase ng motor, sa may gilid. Doon nakafix yan. Ngayon kapag umikot yung magneto na yun, from the word itself may magnet. So magkakreate siya ng electromagnetic current na lalabas dito ngayon sa kuryente na to. Sa pamamagitan ng mga windings na yan. Yan, kaya nga meron tayong mga coil dyan. So kapag umikot na yung magnet niyan sa paligid niyan, maglalabas na yan ng mga kuryente. Lahat ng coil na yan. Ngayon yung mga coil na yun, eto, yan yung mga wire na yun. So kapag naglabas na ng kuryente, especially dito sa may ating pinaka common or yung black na may red, yan yung kasi yung pinaka main wire or yung pinaka supply. So pum, tatakbo ngayon yan dito sa may CDI. Ayun, sa may CDI. Yan. So ngayon dito sa may CDI, capacitor discharge ignition. So nag-i-impact siya ng kuryente. Yan o. So kapag lumabas yung current doon, pupunta yan sa CDI, mag-i-impact ngayon ng kuryente. Ngayon itong kunya na to, habang patuloy na umiikot yan, yung ating flywheel or yung magneto, dumadaan dito yan sa may ating pulsar. And sa pulsar na to, meron tayong magnet dyan, dalawa. So kapag dumaan yan, sumagi yan dito. Well, actually, hindi naman talaga siya sumasagi. Kapag dumaan nga lang, nagkakaroon ng magnetic, no? Which is natitrigger yung ating pulsar. Itong blue na may white. So natitrigger yung pulsar. So kapag na-trigger na yan, tatakbo na ngayon sa CDI, magbibigay na yan ng signal, i-discharge na nyo ngayon yan dito sa may black na may yellow wire. Yan. So kapag discharge, lalabas na yung kuryente dito sa may ignition coil. So yung ignition coil natin, windings yan guys, ano? Windings yan, parang coil yan dito. Katulad nito, yun nga lang is malalaking wire yun nandito. So kapag discharge niya, papunta dito, yung ignition coil, dodoblihin niya yung kuryente, papuntang spark plug. Kaya yung spark plug natin kumikislap sa pamamagitan nito. So habang umiikot to, ayan, nagbibigay ng signal, nagdi-discharge papuntang ignition coil, pinapalakas yung kuryente, kumikislap yung ating spark plug. So para patuloy na umiikot yung ating motor, yung ating flywheel or yung crankshaft natin, merong barbula dito, dalawa. Yan. So papasok ngayon yung air and fuel mixture. Ito kasi yung exhaust. Ito yung intake. So sa intake, papasok yung ating gasolina at saka hangin. Yan, gasolina at saka hangin. So kapag na-compress na ng piston yan, yan. Kasi na-compress ng piston yan eh. Kasi sarado itong dalawang barbola. Papuputokin ngayon yan ng spark plug. Boom. So kapag pumutok na yan, yung ating piston, itutulak niya, yung combustion, itutulak yung piston pababa para patuloy na paikutin yung ating spark plug. So paulit-ulit niya yung cycle, no? So habang sumasagi ito sa ating pulsar, yung pulsar nagtitrigger papuntang CDI, yung CDI nagdi-discharge ng kuryente papuntang ignition coil, iikot at iikot yung flywheel dahil nga sa combustion na tinatawag. So syempre, kapag lumabas na yung usok, ulit na naman yung cycle. So ganun yung cycle ng motor. So next naman, ayun o, so ganun lang yung guys, ano, yung tatlong components na yan, mapapaandar na yan yung motor ngayon dahil nga kompleto na yan. So sa ignition switch, kapag in-off mo yung ignition switch, itong kill switch na to or itong black na may white na wire, yan, isi-shutdown niya yung system nitong CDI. So kumbaga wala nang lalabas na kuryente dito, kaya mamamatay yung motor natin. So ganun yung function naman yan. At kailangan na itong kabuuang CDI na to, kailangan lahat nila ng ground, no? Kasi nga positive at negative yan. And pagdating naman dito, so yung trabaho naman nito, taga-charge ng battery para yung battery masupply yung accessory wire. So sa accessory wire, napakaraming connected. Merong headlight, busina, flashers, starter at iba pa. So para mapanatiling charge, kargado yung battery, nandito yung ating charger. So para may ma-manage siya ng kuryente, kukuha yan ng kuryente sa may white at saka yellow wire. So ganun lang kasimple guys, ano? Napakadali lang intindihin or pag-aralan yung buong system ng ating motor para kung paano siya gumana, kung paano siya mag-wiring, kung paano yung lahat ng components na yan is mag-connect. So bali ang ganito na lang. And sa susunod naman, yung lahat ng ano bang tawag dito, lahat ng connected sa accessory wire like headlight, brake light, busina, starter,
flow, ano bang tawag dito, floater, yung sa may fuel, sa may gas indicator, yun. So ituturo natin yan. Ayun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. Tato, kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.